Hi guys, welcome back to my channel. And today, mag-install tayo ng LED headlights. So alam ko excited na kayo. So tara, let's install na natin. Alright guys, so meron tayo dito ngayong Nobsight F03H4 LED headlight kit. So this one has 15,000 lumens as spare, so very bright ang liwanag niya. So it's 80-90 watts per pair and with 6,000 Kelvin, so it's a bright white color. At ito naman ang ating halogen stock bulb. It's a Philips brand and it has 1,000 to 1,850 lumens and has 120 watts power for pair. And as you can see, 3,000 Kelvin ang lights niya, so medyo madilaw siya. So gusto ko dito sa LED light na to, meron siyang aluminum heatsink and meron siyang high-speed cooling fan. And also, it has a LED control driver separated mula sa bulb. And of course, H4 plug. So as you can see, ito ang ating side-by-side comparison. So makita natin na mas mahaba ang pinaka-build ng ating LED headlight compared to the halogen. So, i-demo ko lang kung paano siya i-install. So, gagamit tayo nitong adapter which comes with the kit. So, ilalagay niyo lang yung bulb sa loob, ipapasok niyo lang siya and iti-twist para mag-lock siya sa mismong headlight. Make sure lang na ang beam barrier ay nasa ilalim dahil ito magsisilbing cut-off ng liwanag para hindi siya sabog ang buga sa sasakyan. Okay guys, so let's proceed sa actual installation. So of course, we need to open up our hood. So lift niyo lang yung ating hood pull tab. Hood. So unahin muna natin yung sa may passenger side na headlight. So as you can see guys, ito yung ating H4 socket na siya yung nagsisilbing power ng ating headlight. So alisin lang natin ang H4 socket there, and then next natin nga alisin ay ang rubber dust cover. So yun, alisin nyo lang siya, hilahin nyo lang, there we go. Now once natanggal na siya, so makita nyo merong wire na siya nagsisilbing lock ng pinaka bulb ng headlight. So may lock siya sa may side, alisin nyo lang, move nyo lang yung wire para maalis siya sa pinaka-lock. Then pwede nyo siya iangat. And then saka nyo palang makukuha yung halogen bulb. Okay guys, so una natin ilalagay yung LED bulb holder. So it has the same pattern with the halogen bulb. So ilagay lang natin siya. And then ibalik lang natin yung pinaka-lock ng bulb holder. Once na-lock na natin, ibalik na natin yung rubber dust cover. Yan. And then saka natin i-install yung pinaka-LED bulb. So again, i-shoot nyo lang yung LED bulb sa loob hanggang dulo. And i-twist nyo lang siya para mag-lock. There we go. Then of course, make sure na plug natin yung H4 socket dun sa H4 plug ng ating headlight. Okay, so pwede tayo gumamit ng zip tie just to avoid yung LED driver na mag-swing around. So itali lang natin siya somewhere na sturdy at hindi naiinitan sa engine bay. So there, okay na siya. Okay guys, so ganito dapat ang itsura ng ating LED bulb once it's properly installed. So again, yung pinaka beam cutoff niya dapat nasa ilalim. So let's do some test sample. So i-on natin ang ating LED headlight. So ayan siya, napakaliwanag guys. And compared mo naman dito sa halogen, which is okay naman siya actually, pero mas maliwanag pa rin ang LED. So may mas maganda ang visibility niya, lalo na kapag sa gabi.
Okay, so let's complete the installation. So almost the same process lang ng ginawa natin dun sa passenger side. So sa driver side medyo challenging kasi dito sa side na to is located ang ating battery. So medyo masikip dun sa area. So again, tanggalin lang yung H4 socket. And then remove natin yung rubber dust cover. Then remove yung lock ng halogen bulb. Then tanggalin ang halogen bulb. Then ilagay yung LED holder. Balik yung lock. Then ibalik yung rubber cover natin. And then insert yung LED bulb. Then of course yung plug natin ang ating H4 socket. Again, check kung pantay. And of course, let's do another brightness test. So ayan, so guys, naka-install na siya. So napakaliwanag ng ating LED bulb. So let's do a comparison sa gabi. So as you can see on the driver's side, halogen pa rin ang halagay dyan. Then sa right side naman is yung knob sight LED. So kitang-kita ang difference sa color and sa liwanag. Yan naman kapag naka-high beam. So as you can see, sobrang liwanag talaga ng LED. Mas malayo ang distance na nakocover niya. So ito naman yung view pag nasa loob ka. Be reminded na naka-medium tint ako na windshield. So ayan yung difference nilang dalawa. So it's really better to have an LED rather than halogen type. Okay guys, so hopefully nakatulong na naman ang video na to para sa mga simpleng DIY projects nyo para sa inyong mga sasakyan. And again, if you like this video, hit the like button and please subscribe to my channel for more videos. I'll see you soon on our next one. Thank you for watching.